Ayon po sa pagkakatanda natin, mukhang magkakaroon po ng problema. Ito pong SMNI na pinamumunuan pala, hindi na nitong si Pastor Apollo Quiboloy kung hindi certain brother nila. Unrelinquished na pala nitong si Pastor Apollo Quiboloy ang pagiging pinuno ng kanilang relihiyon o samahan po nila dyan po sa SMNI o siguro religious organization para hindi naman natin ma-offend yung kanilang pananampalataya. Hindi na po pala itong si Pastor Apollo Quiboloy ang pinuno kung hindi certain brother lamang na hindi ko po tinandaan ang pangalan. Pero marami pa po tayong nalaman kanina. Unang-una, ang nagpakalat ng fake news kung saan sinasabi doon sa kanilang programa na ito po ay statement, hindi po pagtatanong, pero pinanindigan ni Ka Jeffrey Celis kanina na yun daw po ay isang katanungan, ay halagang 1.8 billion pesos ang naggasta daw po nitong si Speaker Martin Romualdez sa pag-travel po nito sa labas ng bansa. At meron pang statement na idinagdag na hindi lang daw po iyon kung susumayin sapagkat meron pa raw pong hindi na ipahayag. Kung maipapahayag lamang daw po yung mga sirkumstansya na yon, ay mahigit daw po sa 2 bilyong piso. Pero sinasabi po nitong si Cab Jeffrey Celis na kanila daw po itong patanong at ini-inquire daw po nila ito particular sa House of Representatives saka kay Speaker Martin Romualdez kung ito po ba ay may katotohanan. Wala pong naniwala sa kanyang kongresista sa mga pagkakataong iyon sapagkat malinaw naman daw po ayon po sa mga kongresista na ang naging pahayag po nitong si Jeffrey Celis ay hindi po pagtatanong kung hindi paninira po ito o pagpapakalat po ng fake news. Or nabanggit din po yung salitang smear campaign na inilunsad laban po sa House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Sa madaling salita, yung 1.8 billion pesos na tinutukoy bilang fake news nitong si Jeffrey Celis or Ka Eric ay wala pong katotohanan sapagkat lumabas po sa hearing kanina sa Kongreso na hindi po aabot sa 35 million pesos ang travel expenses ng lahat po ng mga membrong kongresista ng House of Representatives at hindi naman po aabot ng 4 na milyong piso ang ginasta nito pong si Speaker Martin Romualdez sa kanyang travel expenses sa loob po ng taon na ito. Wala pong katotohanan ang mga binanggit, kung katanungan man yan, nitong si Jeffrey Celis. Ang ilan sa mga mahalagang dapat po nating malaman kanina na nangyari dyan po sa Kongreso ay ito pa lang si Jeffrey Celis at itong si dating Undersecretary Lorraine Badoy na nagpapakilalang mga journalist dyan po sa o broadcaster dyan po sa SMNI ay hindi po pala ito accredited ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Sa madaling salita, sila po ay hindi dapat nag-e-ere na pinahihintulutan ng SMNI. Wala po silang accreditation mula po sa kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas or KBP. At yon po ang malaking katanungan kanina kasi pinahihintulutan ng SMNI for several years now. Nag-surface itong si Ka Jeffrey Celis sometime in 2020 eh. Nang ito po ay nagbalik loob sa gobyerno at iniladlad niya nga po ang mga hindi magagandang ginawa ng New People's Army nung siya pa po ay miyembro nito hanggang sa mga panahon na nalalaman niya kung ano yung mga illegal na pinagagawa po ng CPP-NPA. Matagal na panahon na ito po ay naging broadcaster dyan po sa SMNI, particular doon po sa Laban Yata Para sa Bayan na programa po sa SMNI kung saan dapat ang proseso pala ang isang broadcaster ay accredited dapat ng KBP. Otherwise, ito daw po ay maaaring maging paglabag doon po sa nasasaad sa regulasyon o doon po sa itinatadhana ng prangkisa na ibinibigay po sa mga network station. O kaya yan po yung mga kanina lamang talaga natin nalaman, even yung mga kongresista
Hindi po nila in-expect na ito palang dalawa na nagpo-programa every day from Monday, not every day, from Monday to Friday, dyan po sa SMNI ay wala pong permiso o accreditation mula po sa kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Pero, ang sinasabi naman nitong si Jeffrey Celis, nabasa niya naman daw po yung code of conduct ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ngunit ganun pa man, mukhang hindi po niya na i-apply ito sa kanyang sarili sapagkat siya po ay nagpakalat ng fake news para po sa kasiraan, partikular ni Speaker Martin Romualdez at saka ng ating House of Representative. At yan naman ay kanyang inamin kanina. Pero ang nakakagulat, higit sa lahat mga tol, mukhang magkakaroon po ng banggaan dito, wag naman sana, sa pagitan po ng lower house at upper house. Bakit? Kasi ang sinasabi po nitong si Jeffrey Celis na kanyang source ay nagmula daw po sa Senado at makailang beses po siyang sinikap na pasagutin sa mga katanungan ng mga kongresista pero pinrotektahan po nitong si Jeffrey Celis ang kanyang source at ginamit pa ang isang Republic Acts o tinatawag na Soto Law kung saan ang mga informants or sources ng mga broadcaster or journalist ay hindi daw po dapat mailadlad sa harapan ng publiko. Kaya hindi po siya napwersa doon ng mga kongresista na i-identify ito pero napasagot po siya na ito po ay isang lalaki, ito po ay isang empleyado diyan po sa Senado. Kaya ngayon nag-request po yung isang kongresista kanina na yung transcript daw po ng kanilang records ay ma-transfer o maipaalam sa Senado nang sa ganon makapag-comment po itong Senado doon po sa mga revelasyon na nalaman po ng publiko kanina sa hearing dyan po sa Kongreso. Inuulit po natin, ang Judas, hindi, ang source po nitong si Jeffrey Celis ay galing daw po sa Senado. Pero malaking katanungan, yan kaya ay may katotohanan o gawa-gawa lamang nitong si Ka Eric at nagtatago lamang sa batas na kanyang minention kanina para hindi po siya mapilit ng mga kongresista. Medyo nainis nga kanina si Congressman Akop kasi makailang beses itong si Celis na tumatanggi pero talagang hindi po siya napilit ng ating mga kongresista. Ang mahalaga lamang, nalaman po natin na yung nagbo-broadcast pala na dalawa na talagang naninira, particular sa ating House of Representatives kay Speaker Martin Romualdez ay hindi pala accredited ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Ang nakakagulat pa rito mga tol, kasi itong isa, yung kanyang kapartner na si dating Undersecretary Lorraine Badoy, merong pang lakas ng loob na sabihin na siya po ay malapit ang kalooban sa House of Representatives at ang kanyang ama ay dating kongresista kaya lumaki po siya sa environment ng Congress at sinasabi niya na kailanman hindi niya magagawang sirain ang reputasyon ng House of Representatives sapagkat naging miyembro po dyan ng kanyang ama. Pero hindi naman po ganun ang nakikita natin. Makailang beses pong nagsalita ito ng hindi maganda si Lorraine Badoy sa House of Representatives. In fact, inisa-isa pa nga po kanina nito pong si Congressman Romeo Acop yung mga katagang binabanggit po nitong si Lorraine Badoy sa kanyang mga social media pages. Pero kanina lang din po natin nalaman na wala daw po, may katotohanan kaya iyon, na Facebook ito pong si Lorraine Badoy. Pero alam naman po natin na makailang beses po tayo nag-react in the past sa mga post nitong si Lorraine Badoy before nang ito ay kumokondena sa mga ginagawa ng CPP-NPA at saka lately sa mga pagtirada nitong si Lorraine Badoy sa kasalukuyang pamumuno ni Speaker Martin Romualdez dyan po sa House of Representatives. Take note ha, sinabi niya sa harapan po ng Kongreso under oath na wala daw po siyang Facebook pero meron daw po siyang Twitter. At yung sinasabi po daw sa YouTube ay hindi din daw po sa kanya. Kaya nalilito tayo kung ito bang mga sinasabi nitong si Dr. Lorraine Badoy ay may katotohanan o pawang mga kasinungalingan lamang o binobola niya lamang ang mga kongresista kanina. Kasi kung talagang sinasabi niya na siya ay ayaw sa kasiraan ng House of Representatives, dapat
hindi niya inudyukan ng kanilang mga manunood supporting the statement of the former President Rodrigo Duterte. Dapat si Rodrigo Duterte mismo ang kanyang kinastigo. Kasi no other than the former President Rodrigo Duterte ang nagsabi on the first week of October na ito pong House of Representatives ay the most rotten institution in the country. And that is why the current Senior Deputy Speaker Gonzales has resigned sa pagiging miyembro at opisyales po ng PDP laban before na iname drop niya itong si Rodrigo Duterte na nag-mention nga po ng most rotten institution ang House of Representatives nang siya po ay tanungin nitong si Congressman Lagman. Yan po yung mga pangyayari kanina sa hearing sa Kongreso. At hindi pa po doon natatapos sapagkat sinasabi din po ng isang guest legal luminary kanina diyan po sa Kongreso na yung iginigiit po nitong si Eric ay hindi po absolute. Yung protection na sinasabi niya na hindi pa pwedeng i-disclose ang pangalan o identity ng kanyang source ay hindi po absolute. There is an exception. Ang exceptions daw po, ayon po doon sa isang abogado na invited diyan po sa hearing kanina sa Kongreso, if it involves national security. At dahil po doon, sinabi ng kongresista before po sila mag-suspend ng hearing kanina na muli po siyang ipapatawag sa susunod na linggo para po sa ikalawang yugto ng hearing na yan sa pag-aaral nga kung ito nga po bang prangkisa ng SMNI ay dapat tanggalin dahil ito po ay nagiging platform sa pagpapakalat po ng fake news. Napag-alaman din po natin kanina na ito pa lang si Dr. Lorraine Badoy ay kumakaharap sa samut-saring kaso. Sinampahan po ito ng kasong paninirang puri ng isang individual pero hindi ko na po natandaan ang pangalan. At ito rin naman pong si Jeffrey Celis ay makailang beses po itong muntik-muntikan ng masampahan ng kaso. Pero sa huli, ito po ay umaamin sa kanyang pagkakamali at nagpa-public apology. Hindi lang natin alam ngayon kung ano ang mangyayari dito po sa ginawa niyang pagpapakalat ng fake news laban po sa ating speaker na si Martin Romualdez. Inamin niya kanina sa harapan po ng publiko sa hearing na nagkamali siya at hindi niya po na-verify yung information prior po doon sa paglalabas nila nito sa harapan po ng publiko. Ang katwiran, in the course of interview daw sa dating taong gobyerno na si Belgica, lumambas daw po yung impormasyon na yon, kaya niya binanggit at patanong lamang. Pero iginiit ng mga kongresista na hindi po ito patanong, kung hindi ito po ay mistulang paghahayag ng isang katotohanan, pero hindi naman po talaga katotohanan sapagkat alam naman natin na ang 1.8 billion pesos na pinakalat nila sa programa nila sa SMNI ay malaking kasinungalingan. Kayo, ano ba ang masasabi nyo sa issue na ito sa SMNI, mga tol? Sa tingin nyo ba nararapat pang bigyan patuloy ng prangkisa o bawiin na ito pong pribilehyo na ibinigay sa SMNI? May kasabihan talaga tayo, no? What comes around, what goes around, comes around. Kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo ay maaaring magkaroon ng balik sa iyo, sa kapwa mo, maaaring magkaroon ng balik ito sa hinaharap. Pinagdiwang nila before ang pagkakatanggal ng prangkisa ng ABS-CBN. Marami ang nagdiwang sapagkat alam naman natin na napaka-partisan ito pong ABS-CBN ng mga panahong iyon. Even tayo, medyo natuwa tayo. Pero sa pagkakataon na mawawala ng hanap buhay ang mga napakaraming empleyado, personally, hindi po ako doon natuwa. Ngunit mukhang ganito ngayon ang mangyayari sa SMNI kapag sila po ay hindi nakapagbigay ng katanggap-tanggap na paliwanag sa mga nangyayari po sa kanilang programa diyan po sa SMNI. Nahalungkat din po kanina sa aking pagkakatanda ang pagiging host nito pong si Apollo Quiboloy at saka si Rodrigo Duterte. Kasi sinasabi nga po na dapat bago ka magkaroon ng show o programa
bilang isang broadcaster, eh dapat ikaw ay accredited ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Tinanong po iyon, ngunit alam naman natin ang magiging kasagutan diyan sapagkat hindi naman po accredited ito pong si Pastor Apollo Quiboloy nor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naging tugon lamang po diyan ng SMNI legal team po nila, eh during live streaming, hindi po nila saklaw ang maaaring sabihin ng kanilang mga guest o tagapag-programa. Pero pinunto rin ng dating ng kasalukuyang kongresista mula sa Makabayan Block na si Franz Castro na okay naman kung hindi mo magawa ng pagkakataon na pigilan during live streaming yung iyong guest. Pero parang hindi daw makatwiran na ito po ay nire-upload sa iba't ibang platform ng SMNI nang hindi man lang inedit, particular yung pagbabanta daw po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipapatay itong si Franz Castro. At minention din po ni Franz Castro kanina na inulit pa po ito nitong lamang Nobyembre ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya parang sinasabi po nila na hindi dapat ito magpatuloy na pahintulutan ng SMNI at otherwise eh baka mauwi po ito sa pagkakatanggal ng kanilang prangkisa. Kayo mga tol, ano ang inyong masasabi sa mga napanood natin kanina sa hearing sa Kongreso? Nararapat ba na finally bawiin ang prangkisa ng SMNI dahil po sa napakarami na po nilang pagkakataon na nagagamit ang kanilang network, ang kanilang mga programa para po makasira sa ibang tao. Yan po ang pinagdiinan ng ilang kongresista kanina doon po sa hearing. Nagagamit po ang mga programa ng SMNI para po sirain o magkaroon ng smear campaign for a particular individual. Paki-comment nyo na lamang po dyan sa chat area ang inyong mga opinion at kung meron pa po akong nakalimutan sa mga napanood po natin kanina, ipagpaumanin nyo na lamang po sapagkat hindi naman tayo computer para matandaan lahat po ng kanilang mga pinag-usapan. Pero pwede rin po nating talakayin yan sa mga susunod na sandali habang nanunumbalik po ako sa pagbabasa ng inyong mga komento. Shoutout po muli sa lahat po ng ating mga manonood at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating programa.